Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the Godspeed. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. At salamat po sa Panginoon na tayo po ay muling nagsama-sama upang tayo po ay manalangin. Sa gabi pong ito, ang ating titignan ay manggagaling po sa Matthew 5 verse 14 hanggang verse 16. Sabi dito, "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand. And it gives light to all who are in the house. Your light must shine before people in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven." So dito ang pinapakita sa atin ng Panginoon, nais niya na ang liwanag daw ay makita sa atin. At kung titignan po natin, ang liwanag na pinag-uusapan natin dito ay ang Panginoong Hesukristo. Ibig po sabihin, yung pagbabagong ginawa sa atin ni Lord sa loob, ito po ay mailabas natin. Nang sa gayon, makita ng mga taong nakapaligid sa atin na si Kristo nga ay nabubuhay sa atin. At tayo po ay nagsisilbing magandang halimbawa dun po sa mga nakapaligid sa atin. Lalong-lalo na ngayon, dumadaan po tayo sa pandemya. Ang pinakamagandang makita sa atin ay yung pagiging matulungin dun sa kakayanan or dun sa meron tayo kung ano man ito. Kung ito po ay encouragement, kung ito po ay bagay, o ito po ay panalangin, mas maganda po ay maibigay natin yan ng hindi tayo lilimita. Ika nga, kumbaga itodo na natin yung mga pwede nating itulong sa iba. At hindi naman natin yan ginagawa para tayo ay magpagilas o magpakitang tao. Ginagawa natin yan dahil yan naman ay nais ng Panginoon na tayo po ay tumulong. Sa panahon ng pandemyang ito, ang pinakamagandang maipakita din nating tulong ay yung magkaroon ng matatag na paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Dahil karamihan po ngayon, medyo nahihinaan na ng loob at parang nawawala na po ng pag-asa. Tayo po, nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang mga salita, sa encouragement ng mga kapatiran at sa mga gawain na ating inaatinan, even online, ay napapalakas po yung ating pananampalataya. At ito po ay magsisilbi na magandang halimbawa sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, at sa lahat ng mga taong nakapaligid po sa atin. So hayaan po natin na si Kristo ay makita sa atin sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang mga salita at pag-apply ng pagbabagong ginawa niya sa ating mga buhay. So sige po, yan po yung ating ipanalangin sa gabing ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming po salamat. Nakita namin base sa iyong mga salita na tunay nga kami ay binago mo at nais mo, Lord, ang ilaw na yan. Ikaw ay makita sa amin ang pagbabagong ginawa mo, makita sa amin. Kaya Ama, tulungan mo po kami na i-apply ang pagmamahal, ang pagiging mapagbigay, ang pagiging encourager, Lord God. Tulungan mo rin kami, Lord, na mas lalo pang tumatag sa iyong salita, matumatag sa pananampalataya at paniniwala sa iyo, Lord God. Lalo, Panginoon, dumadaan kami sa kalagitnaan ng pandemyang ito. Salamat po, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So muli mga kapatid, let your light shine. Hayaan natin si Kristo makita sa ating mga buhay. Salamat. Godspeed. Meron akong magandang balita. Pakinggan nyo to. Tiyak, matutuwa kayo. Uli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayong manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to, wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos! Tagumpay tayo! Hello guys! Meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aaral dyan, Pastor? Kung Pastor ka, pwede ka mag-aaral. Kung member ka, pwede ka mag-aaral. Saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aaral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aaral. Yung apat na yan, pwede mag-aaral. Idagdag mo pa yung curious sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aaral.
Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwiran ng bank, so, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok. Hindi ako pwedeng pumasok ng gintong araw. Ang available ko lang is dalawang araw. Kaya hindi ako pwede sa gabi. Hindi ako pwede sa umaga. So, ito na yung mag-i-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung ika nga desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mo mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga, ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano bang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, mag-aaral kayo sa Bible school na to, your life will never be the same again. Godspeed! Five 500 elite club members. Only a few who dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference.